Ngayon ang ikatlong linggo ng Adbyento at ang ikatlong pagsindi ng kandila ay nagpapahayag ng kaligayahan ang hatid ng pagdatal ni Kristo. At ngayong linggong ding ito ay binibigyang pagpapahalaga ang human rights. Si Juan na tagapagbautismo, may mga ilang bagay siyang binigyang diin sa kanyang pagpapahayag na dapat maunawaan ng mga taong nais na magsisi. Sinabi niya, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa puot na darating?" Alam natin na ang kaparusahan sa kasalanan ay ang walang hanggang kamatayan. At ito ay sa dagat-dagatang apoy. At maraming mga tao sa panahon ni Juan na ayaw nilang danasin ang bagay na iyon. At nais nila na maligtas sila ang kanilang mga kaluluwa at mapasama kung saan man naroroon ngayon si Abraham. Maraming mga tao sa panahon niya naniniwala na maliligtas sila kapag sila ay magpabautismo kay Juan. Subalit pinapaunawa ni Juan na ang tunay na pagsisisi ay dapat makita sa gawa. May mga ilang bagay na nabanggit sa teksto na nagpapakita ng tunay na pagsisisi na ito ang dapat gawin ng mga tao ayon sa kanyang mga gawa. Ang una ay ang pagbibigay. Mahalaga at pinapaliwanag ni Juan na kailangan na ang tao ay marunong magbigay ng pagpapala sa iba. Lalo na kung ikaw naman ay sobra sa biyaya. Kung ano ang meron ka, iyon ang iyong ibigay sa iyong kapwa. Isa na dito na binigyan niyang halimbawa ni Juan, kung may dalawa kang balabal, ang isa ay ibigay sa walang balabal at gayon din sa pagkain. Sapagkat sa kanyang panahon, maraming mga taong naghihirap na wala man lang balabal kaya tinitiis ang lamig sa buong magdamag. At sa buong maghapon naman ay tinitiis nila ang init ng sikat ng araw. Sa ating panahon, hindi nalalayo ang sitwasyon ng mga tao sa panahon ni Juan. Maraming mga nagugutom, mahirap at natutulog lamang sa kalsada at wala man lang kumot na para sa panlaban sa lamig at hamog sa buong magdamag. Pinapaunawa ni Juan na mahalaga na magkaroon tayo ng malasakit at pagpapahalaga sa ating kapwa at dito makikita sa ating mga gawa. Kung tayo nga ba ay tunay na nagsisi at nagbago. Ang pangalawa dito na kanyang binibigyang diin ay huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Pinapaliwanag ni Juan na huwag maging mapaglamang sa kapwa pagkat ang mga bagay na ito ay tinuturing na gawaing masama. Ang pagkuha ng labis ng pagsingil ay nagdudulot ito ng pagpapahirap sa tao dahil mauubos ang meron sa kanya o kaya naman hahantong siya sa kawalan at hahantong sa patong-patong na pagkakautang at magdudulot ito ng kahirapan ng estado ng pamumuhay. Kaya sa panahon ni Juan, maraming mga naghihirap dahil maraming nakakaranas sa kanila na sila ay sinisingil ng sobra-sobra. Sa ating panahon, isa ito sa pagpapahirap sa atin, ang sobrang pagpatong ng buwis sa lahat ng ating binibili. Kaya naman sobrang mahal ang mga bilihin sa tindahan at kung saan man tayo bumibili. Dahil din ito sa pagdagdag o pagtaas ng mga buwis sa mga bilihin natin. Ang nakakalungkot lang, ang lahat ng mga binabayad nating buwis, minsan may mga nakaupo sa gobyerno na binubunsa lamang ang mga ito at iilang tao lamang ang nakikinabang
na dapat sana ay nakalaan ang mga buwis na ito para sa mga programa sa mga taong bayan upang mapaangat sana ang pangkabuhayan o kaya naman mga programang pangserbisyo na makakatulong sana sa mga taong mahihirap at mapapaunlad sa ang ating bansa. Ang pangatlong binibigyan niyang diin dito ay sa verse 14, ng kanyang sinabi ni Juan, huwag kayong kukuha ng pera kaninuman, ng sapilitan o sa pamamagitan ng hindi makatwirang paratang at masiyahan kayo sa inyong sweldo. Kausap niya dito ay ang mga sundalo. Binabanggit ni Juan na ang mga ito sa mga taong may kapangyarihan sa lipunan na tulad ng mga sundalo. Dahil sa may kapangyarihan, sila ang may hawak ng batas. Kaya nakakagawa sila ng mga paraan na malusutan nila ang mga mali nilang nagagawa. Dito na pumapasok ang human rights. Kung ang isang awtoridad ang nakagawa ng pagkakamali o nakapagpahamak sa karaniwang mamamayan na dapat sana niyang pinoprotektahan o iniingatan. Marami na tayong napapanood sa TV, nababasa sa mga newspaper o kaya nakikita sa social media na sinasamantala nila ang kanilang kapangyarihan upang magpahamak ng kanyang kapwa o kaya nangunguha ng sapilitan ng mga lupa na hindi naman sa kanila. Kadalasan ang mga nabibiktima dito ay ang mga taong mahihina at mahihirap o ang ating mga katutubo. Mga kapatid, hindi man tayo tax collector o sundalo o nasa may kapangyarihan, subalit ginagawa naman natin ang mga bagay na ito tulad ng panglalamang sa kapwa, pagtapak sa karapatan ng ating kapwa o ugaling madamot, tayo ay nakakagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya naman, pagsisihan natin ang mga ito upang hindi tayo maparusahan ng Diyos. Tandaan natin na ang ating Diyos ay Diyos ng katarungan. Kaya nga darating ang panahon ng Kanyang paghuhukom upang tayo ay huhukuman ayon sa ating nagawa habang tayo ay nabubuhay. Sa ikatlong kandila na sumisimbolo ng kagalakan ng pagdatal ni Kristo ay makakamit lamang natin ang tunay na kagalakan kung ang mundo at ang iyong puso mismo ay may kapayapaan. Makakamit natin ang kapayapaan at ang tunay na kagalakan kung wala tayong natatapakan o niloloko na ibang tao. At wala tayong naririnig na mga inaing na sila ay nahihirapan o napagsamantalahan. Makakamit mo ang tunay na kagalakan kung ikaw mismo ay tumutulong sa iyong kapwa at sumusunod sa mga tagubilin ni Jesus na mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa-tao. Lagi nating tatandaan yung sinasabi nilang golden rule. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Kung mahal natin si Jesus, ay dapat matuto tayong mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating pagmamahal sa ating mga sarili. Mga kapatid, sumainyo nawa ang tunay na kagalakan na nagmumula sa iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Amen.